Taon-taon, libu-libong bagong graduate ang dumadagdag sa hanay ng milyon-milyon namang Pilipinong walang trabaho. Ayon yan sa Department of Labor and Employment. Kaya magandang balita, kahit papaano ang pagbubukas ng mahigit 100,000 trabaho sa bansa simula ngayong buwan. Makibalita tayo kay Joy Segui ng GMA Dagupan. Abala ngayon sa paghahanap ng trabaho si Joy Amoy. Graduate siya ng BS Tourism Management. Hindi na raw mahalaga kung sa Pilipinas o sa ibang bansa siya makahanap ng trabaho. Ang mahalaga, akma ito sa kursong tinapos niya. Kasi syempre yun yung field na napag-aralan ko, yun yung natutunan ko, yun yung alam ko, kaya yun yung i-apply ko. Isa lang si Joy sa tinatayang halos kalahating milyong bagong graduate ngayong taon na makikipag-agawa ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipinong walang trabaho. Sa job fair na dinaos sa La Trinidad Benguet, mahigit 1,000 trabaho sa iba't ibang larangan ang binuksan. Si April, bagamat kumuha ng nursing, nag-apply bilang caregiver sa Taiwan. Gusto raw sana niya makapagtrabaho sa kursong pinag-aralan niya. Pero gaya ng iba, dahil sa tindi ng kompetisyon, napilitan siyang tanggapin ang trabahong malayo sa kanilang pangarap. Ito ang tinatawag na job mismatching na ayon sa Department of Labor and Employment, isa sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang walang trabaho ngayon. Yung job mismatching kasi, nagkakaroon na tayo niyan because yung mga graduates natin, dahil yung iba, hindi winning courses ang natatapos. Ang punot dulo daw nito, nagsisiksikan ng mga estudyante sa iilang kurso. Ang resulta, sumusobra ang mga nagsisipagtapos sa ibang larangan pero wala namang makuhang trabaho. Habang may ilang industriya naman na halos mamalimos na ng mga profesional. Payo ng Commission on Higher Education, bago kumuha ng isang kurso sa kolehiyo, isaalang-alang muna kung may trabaho bang makukuha pagka-graduate dito. Sa inilabas sa listahan ng DOLE, magkakaroon ng aabot sa mahigit 100,000 bagong trabaho sa bansa simula ngayong Abril. Nangunguna sa mga ito ang mga trabaho bilang technical support staff at mga empleyado sa mga mall at iba pang establishmento. Marami ring trabaho na dihintay na mapunan sa larangan ng IT, healthcare at tourism. Maaaring bisitahin ang website ng DOLE at philjob.net para sa karagdagang impormasyon. Payo lang nila sa mga mag-a-apply, tiyaking handa mula sa kakayahan, tindig, pananamit at pananalita. Malaking bagay raw kasi mga ito para makakuha ng trabaho. Joy Segui, nagbabalita, Pilipinas.